Nakalatag na po ang mas mahigpit na mga checkpoint para sa barangay at SK elections. Ang ilang bawal para hindi masita, alamin sa live na pagtutok ni Oscar Oiga. Oscar! Yes, Vicky, simula sa araw na ito, asahan na raw ang kaliwat kanang mga COMELEC checkpoints sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito'y bahagi pa rin ng isinasagawang paghahanda para sa paparating na barangay at SK elections. Kalabosong sakay ng isang tricycle sa Lawag, Ilocos Norte matapos makainita ng pulisya nang parahin sila sa election checkpoint. Lasing umano ang sakay. Maging dito sa Luzon Avenue sa Quezon City, masusing tinitingnan ng mga pulis ang halos bawat sasakyang dumaraan. Ilang metro bago sumapit ang pinaka-checkpoint, pinapaminor na nila ang daraan. Pero in random lang naman yon, Para hindi kami makakos ng traffic sa ibang motor vehicle. Kung mapapadaan daw ng mga checkpoint, huwag mataranta, lalo kung wala namang tinatagong kontrabando. Maiging ibaba ang mga bintana. Kung gabi, patayin ang headlights at buksan ang cabin light ng sasakyan. Ihanda ang lisensya at rehistro ng sasakyan sakaling hanapin ng mga pulis. Ang mga checkpoint personnel ay limited lamang sa visual search. Okay? Plain view doctrine. Walang pwedeng pabuksan na bag, walang pwedeng pabuksan na kung ano pa man dyan pag ayaw nyo. Dahil simula na ang gun ban, huwag nang magdala ng baril kung hindi kayo kasama sa mayigit 1,000 binigyan ng COMELEC ng gun ban exemption. Ito ay pagpapaniguro na ang lahat ay magiging safe and secure. Hanggang kanina tanghali, 5 firearms na ang kinumpiska ng PNP at 5 ang inaresto. Siyempre, pagka gun ban, kansilado yung PTC tsaka yung lisensya. Kailangan kumuha sila ng permit sa COMELEC. Posible ring masita ang may dalang sobra-sobrang pera na higit kalahating milyong piso. Kausap na rin ng COMELEC ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at mga kumpanya ng e-wallets para malaman kung sino ang nagpadala ng pare-parehong halaga sa maraming tao. Bawal ang vote buying at pagbibenta ng boto. Wala namang problema sa mga nakausap kong dumaan sa checkpoint. Okay lang naman po, para pa talaga yung sa safety. Para safe din sa mga motorista. Basta wala lang, ano, maayos lang. Tama to sa four wheels, okay lang. Kasi kadalasan sa two bikes lang eh. Sa four wheels hindi sana. At least maganda yung general lahat. Hindi yung namimili lang. Kung magka-problema o may pang-aabuso, pwede raw magreklamo. Dapat daw may signage ang checkpoint kung saan nakapasgil ang pangalan ng election officer ng lugar, pati numerong pwedeng tawagan. Samantala, kabilang din sa bawal ngayon ang pagkakaroon ng bodyguards o security personnel ng mga kandidato, pagbabago ng teritoryo ng isang presinto o paglikha ng bagong presinto, pustahan sa magiging resulta ng eleksyon. Samantala, Vicky, sa mga sandali nito ay tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang COMELEC checkpoint ng mga kagawad ng QCBD Station 6 dito sa Mayluzon Avenue. At good news, sa mga sandali nito ay wala pa naman silang naitatalang anumang paglabag sa COMELEC Omnibus Election Code. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.